So, hi there! This is JC De Guzman of Alpha Adventure. So, I gathered some of the questions sent by our YouTube subscribers. So, I have in here 10 questions. But per video, I'm going to answer one question at a time. So, ito yung tanong ni subscriber patungkol sa feeding program. Yan, yung feeding program na yan, that's one of the topics that I'm going to discuss in our online chicken farming business seminar this April 1, 2023. That's Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. If you would like to register, just click on the description of this video for the link, for the registration link. So, ito yung tanong ni subscriber. Sa mga 4-week-old na mga CCU, thrice a day na lang po ba ang pagbibigay ng pagkain? O tulad pa rin ng dati na parang unlimited yung pagbibigay ng feeds from week 1 to week 3? If I remember it correctly, this subscriber left this question doon sa isa pong video na tungkol sa kabuuan ng feeding program para sa Rhode Island Red, sa Black Australorp, at mga Bart Plymouth Rock ni Alpha Adventure. Now, I remember na binanggit niya on his or her other comment na napanood niya yung isa kong video where I said that from week 1 to 3, yung first 3 critical weeks ng isang manok, dapat ay naka-ad libitum. Ngayon, meron din akong video na kung saan binanggit ko na yung week 1, dapat kada CCU ay nakakakain ng hindi bababa sa 15 grams na chick booster. Week 2, 20 grams. Week 3, 25 grams. Now, siguro medyo nalilito siya kung bakit sinabi ko sa isang video na ad libitum for the first 3 weeks, pero sinabi ko rin sa ibang video na naka-measure 15, 20, 25 grams per day sa week 1, 2, and 3 respectively. No. So, nilinawin ko. Although nabigyan ko na naman ng linaw itong topic na to sa ibang video, pero bilang isang solong video, ito yung clarification dyan. Totoo at tama na dapat ay ad libitum. Ibig sabihin ay always available ang pagkain ng mga sisiw natin from week 1 to 3, unlimited siya doon. Unlimited. Now, for the sake of recording, kailangan hindi bumababa sa 15 grams per day per head ang nakakain ng bawat isa on average. Bakit? Ano bang ibig sabihin kapag ka naka-ad libitum nga, always available ang chick booster niya doon sa kanyang linear feeder, pero hindi mo minomonitor? Yan kasi ang isa sa mga nagiging problema kapag sinabing ad libitum. Anong ginagawa ka ng karamihan kung hindi man ng lahat? Ad libitum naman, lagi namang may chick booster or any feeds dun sa kanyang pakainan. Bakit ko patitimbangin yung o imo-monitor kung nakakailang gramo ba siya on average, yung daily average feed intake niya? Bakit ko pa imo-monitor? Di ba ang habol lang naman natin ay naka-unlimited siya, naka-always available ang kanyang access sa pagkain? Hindi lang naman yun ang habol natin sa pag sinabi nating always available or ad libitum ang pagkain ng mga manok natin. We also have to make sure kung nakakain ba nila yung minimum na dapat nilang makain para hindi sila maging undernourished or malnourished. At kapag ka undernourished ang mga sisiw natin, asahan natin na magkakaroon ng probability na magiging bansot sila. Tandaan natin, mas magastos at mas challenging na maghabol sa tamang timbang o sa ideal na timbang ng isang manok kung ito ay lampas na siya sa kanyang unang 3 linggo kumpara doon sa kung itatama natin ang kanyang pagkain sa unang 3 linggo niya, no? Kasi nandun yung yung pinaka peak ng muscle development ng manok sa unang not just the first 3 weeks but the first 1 to 2 months ng kanyang buhay. So kung halimbawang nabili natin ang manok ng 4-month-old na siya pero underweight siya doon sa ideal, tapos sasabihin mo, bubusugin ko to. Dito ko siya ia-ad libitum ng grower pellets, halimbawa. Medyo mas mapapagastos ka na at challenging ng habulin yung supposed na timbang niya
kumpara doon sa kung naitama sana natin ang kanyang pagkain magmula nung siya ay week 1 pa lang. Day 1 pa lang. At yun ang dahilan kung bakit hindi sapat na nakikita nating palagi ang may laman ang kanilang linear feeders. So week 1, 2, and 3. Ako, ganito ginagawa ko. Kada chick booster na ilalagay ko doon sa linear feeders, yung pulay-pula, no? May 1 foot yan, may 2 feet. Okay? Kada lagay ko doon, bago ko ilagay sa linear feeder, tinitimbang ko muna. And then, ire-record. Meron akong Google Sheet kung saan may mga columns yan. Yung feeds na nilagay ko sa umaga, AM, may feeds na nilagay ako sa hapon, PM. Tapos, yung umaga, halimbawa, 1 kilo. 1 kilo, ha? Sa hapon, okay, sa hapon, titimbangin ko na naman yung bago kong ilalagay. Kung nakikita pong significantly reduced na yung laman ng linear feeder. Okay? So, yun ang ginagawa ko. Nire-record ko lahat yan. Para by the end of the week, or maging sa dulo ng bawat araw, ay nakakapag-compute ako kung nakakain ba nila yung suppose na dapat nilang makain. Now, para hindi siya tedious, by the end of the week ang pagmamonitor ko. When I say pagmamonitor, I'm referring to the calculation kung nakakailang gramo per head per day yung mga sisiu. So by the end of the week, kung ano man yung matira doon sa kanilang linear feeder, titimbangin ko uli yun, imaminus ko para doon sa imaminus ko doon sa kabuuang timbang ng feeds na ibinigay ko for that week. At yung suma total, i-divide ko by the number of heads divided by the number of days para makompute ko kung actually hindi ko na divide by 7, no? Divided by the total number of heads na lang, yung birds, kung ilan lahat kumakain doon, makukuha ko na yung average nila for that week. Pumapasok ba silang lahat sa average na 15 grams per head per day, no? Doon sa particular na week na yun, week 1 yan. Kung week 2, ma-average ba sila ng 20 grams per bird per day. Okay? Kung kukunin natin yung per day, divide natin by 7 days, no? Ayan. So, subscriber, no? Sana nabigyan ko ng kalinawan yung kung medyo nalito pa man doon. Nakatimbang pa rin. No? Nakatimbang pa rin para doon sa average, no? Na dapat nilang minimum na dapat nilang makain sa unang linggo, pangalawang linggo at ikatlong linggo. Pero always available ang pagpapakain natin sa kanila sa first 3 weeks. Ngayon ang tinatanong mo ay doon sa ika-apat na linggo. Unlimited pa ba? Sabi mo dito eh, tulad pa rin ba ng unlimited ang pagpapakain? Sa ika-apat na linggo, hindi na unlimited. Ginagawa ko ng nakalimit na. So, 4th week, 15, 20, 25, 30. 30 grams per head per day na yan. No? Bakit ko nililimit na doon sa 30 grams per day per bird sa 4th week? Business kasing ginagawa ko eh. Business. So, kailangan nakatakal lahat yan. So, first 3 weeks, okay lang, naka-always available. Kung lumagpas man sila sa average na, kung instead na nakaka 15 grams per head per day lang sila sa unang linggo, kung pumalo man sila ng 18 grams per head per day sa unang linggo, ayos lang yun. Kasi gusto ko, talagang may todo yung potential ng paglaki ng kanilang katawan, particularly sa first 3 weeks ng kanilang buhay. Kasi yun ang pinaka-critical din eh. No? Gusto ko mabusog sila ng todo sa pagkain mataas sa crude protein on a dry matter basis, which is yung chick booster nga. Nasa 21.5%. Yung iba 21% yan. No? Now, from the 4th week onwards, minimum na yan. Hindi na yung naka-ad libitum. No? So, ang gagawin ko, di ba 30 grams per head per day kapag 4 week old na. Ang gagawin ko noon, 15 grams sa umaga per head, no? And then 15 grams sa hapon. 7 to 8 ang pagpapakain ko sa umaga, 4 to 5 in the afternoon sa hapon. Ayan. Iba pa dyan yung ano eh, yung pagtungtong nila ng 2 month old or 8 week old, doon ko inintroduce yung forage sa kanila pag tumuntong na sila ng 8 week old. Okay, pero kung 4 week old pa lang yan, 15 grams sa umaga, 15 grams sa hapon. Okay? Now, you have to do some necessary adjustment. Ngayon, hindi na tinatanong yung subscriber to ha. Ano na lang to? Sisegway ko na lang. Ako na lang magagawa ng tanong. Okay, ganito. Sir, paano kung yung 15 grams mo sa umaga ay napakarami pa rin ang tira bandang tanghali? Tanghali na alas 12 na ng hapon.
alas 12 na lang hapon eh, parang nakakalahati pa lang nila yung binigay mo sa pang-umaga. Kapag ka ganun, you have to do the necessary adjustment, no? Especially kapag summer, mapapansin nyo yan na medyo wala silang gana kapag mainit. Kung mainit ang panahon, bakit? Kasi yung pagkain nila, it creates energy. Energy creates heat. Elementary science yan, alam natin yan, di ba? So alam ng manok yan, para hindi siya masyadong mainitan sa katawan, babawasan niya yung pagkain niya. Pagkain niya ng feeds. Kailan yan babawi? Kapag ka bumaba ang temperature. Kailan po bumababa ang temperatura? Bandang paggabi na. Okay? So kapag ka ganyan, pailawan nyo sila perhaps until 7 in the evening. Okay? 7 in the evening para maubos nila, masimot nila yung pagkain nila doon sa panghapon. So ang ginagawa ko, kapag ka na-obserbahan ko na medyo mahina silang kumain sa umaga, imbes na 15 grams lang, o 15 grams per bird, doon sa umaga, gagawin ko 10 grams per bird. And then, magiging 20 grams na sa panghapon. Okay? At kung napapansin ko naman na mukhang sobra pa rin yung 10 grams dahil maraming natitira, babawasan natin yan. Magiging 8 grams na lang per bird. 7 grams per bird. No? Kailangan talaga gumawa ka ng adjustment. Eh. Hindi po pwedeng yung maging malang mechanical ka na hindi, dapat 15 grams. Kung hindi nila maubos yan, problema na nila yun. Hindi dapat ganun. Una sa lahat, hindi dapat na i-expose ng ganun katagal yung feeds. As much as possible, mabilis na maubos dapat yung feeds nila. No? I will mention two reasons. Bakit? Kapag kasi matagal na ka-expose ang feeds, nababasayan eh. Sa laway nila, doon sa inumin nila, ano? Baka mabuo ang aflatoxin. Toxin yan. So, ayaw natin magkaroon ng aflatoxin infection na alam naman natin ang side effect niyan, no? Paulit-ulit kong binabanggit sa mga iba kong video yan, no? Kapag ka nakapag-ingest ng aflatoxin ng mga poultry animals, imbes na pataba sila, ipapayat ang nangyayari, no? Oh. Ano pa? Nababawasan ang nutritional value ng feeds kapag na medyo napatagal ang pagkaka-expose nito. So, yun ang dahilan kung bakit as much as possible gusto ko pagkalagay ng feeds within the next 2 to 3 hours, simot yan. Okay? So, kailangan mag-adjust tayo. No? Tayong animal husband, nagbabantay, caretaker, farm manager, or farm owner, kailangan we have to make the necessary and urgent action based on our observation. Okay? So, ayun. No? So, I hope hindi ko lang nabigyan ng kalinawan yung ng paglilinaw yung possible confusion na nangyari dun sa ad libitum sa first 3 weeks and at the same time pagkakaroon ng ideal na minimum na dapat nilang maubos sa first 3 weeks. Okay? And at the same time sana na nakapagdagdag ako ng bagong kaalaman patungkol doon sa adjustments na kailangan ninyong gawin base sa nauobserbahan ninyo kung magana ba sila sa umaga o hindi. Kung hindi sila magana kumain, babawasan ng kaunti yung pang-umaga at yung ibinawas idadagdag para doon sa measurement na panghapon. At maglalagay ng pailaw, pero gentle reminder lang, huwag kayong magpapailaw ng masyadong mahabang oras kasi we should never increase the lighting sa mga growers. We should never increase but we should never decrease yung lighting naman kapag layer na sila. So ayaw nating magkaroon ng premature development yung ating mga manok, especially yung mga pullets natin, no? Kaya kung magpapailaw man tayo sa mga panahon na sobrang mainit talaga ang panahon at bumabawi lang sa pagkain ng ating mga alaga sa bandang hapon at patakip silim, make sure hanggang alas 7 lang tayo magpailaw at the most, no? Ayan, alas 7 ng gabi, then patay na dapat ang ilaw nun. Alright? So, ayan. For those of you who would like to purchase Rhode Island Red Breeders and Black Australorp Breeders, please check out the description of this video. I have put in there yung links where you can buy Rhode Island Red and Black Australorp Breeders. You may also want to buy Oriental Herbal Nutrients, that's my phytobiotics, o yung
natural antibiotic and natural dewormer and natural source of vitamins and minerals. Nandun na rin sa description yung link para dito. And what else? Well, if you have follow-up questions regarding this topic or even if it's not directly related to this topic, feel free to comment down below, and whenever I have the time to do it, I'm going to include your question in my next video episode. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you, guys.